Hello, hello everyone. Good afternoon, guys. So, welcome to my channel, Julie's Journey. For today's video, guys, ano nga, guys, Bisaya, Tagalog, or English, bahala na kung ano yung, ano ko, guys, yung language kong gamitin. So, ngayon, guys, ako ay magluluto ng corn. Ito ay, binili namin to noon sa China, guys. Nag-tour kami noong December sa China. Bumili kami ng green corn. So ito guys, medyo may amag siya guys. Ay, hindi ko alam amag ba ito or ano. Kasi matagal na, kasi ito guys, dapat niluto na ito. Okay, iba yung rice talaga, hindi siya na ano, pero itong corn nag-ano siya. So, ang gagawin ko, guys, kasi medyo parang may amag siya. O, hindi ko alam kung amag. Basta parang mold, ganun. So, hugasan ko siya ng mabuti, guys. So, hugasan ko na itong mabuti, guys. Tapos, ayan. Saka ko na lang. Hindi ko lang papakita paghugas, guys. Kasi wala akong, ang tawag nito? Yung tripod. So, hugasan ko na lang. So, ito guys, sinugasan ko na siyang mabuti guys. So, para talaga matanggal yung mga mold. Kasi baka mamaya, hindi maganda yon. Baka magiging cause pa yon ng pagkawala natin sa mundo to. Kaya, talagang hinugasan ko siya. So, ayan, wala na yung parang mga mold niya. Sayang din kasi kung itapon ko to. So, hindi ko alam kung siguro yung mga Tagalog. Saka hindi siguro kumakain ito. Ewan ko lang kasi nung nasa Maynila, ako wala naman akong makita na may binibenta na corn or green corn. Sa Visayas talaga ito. Mas mura kasi ito kaysa rice or yung palay Tagalagan. So kami kasi, sanay kaming kumain ito guys kasi nung mga maliit pa kami or dito, doon, may farm kasi kami, nagtatanim kami, kaya ito, ganito, madalas kaming kumakain ito. So sasaingin ko na to guys. So, ito siya, guys. So, ito, guys. Kumuluto na siya. So, hinaan ko yung apoy niya. Ay, tumatasik. Kaya ganun. Ayun. So, hinaan ko yung apoy niya, guys. So, ayan. So, ayan. May parang kulang ata yung sabaw. Pero, I think it's enough. So, ayan, guys. Hayaan ko lang ganyan. Tapos, hinaan ko lang yung apoy. So, hayaan ko lang maluto yan dyan. Ayan guys, habang yung kanin ko ay niluluto guys, magluluto po ako ng tortang sardines para sa alaga ko. So ito po ay ligo na sardines. Tinanggalan ko siya ng ano guys, yung level na kasi hinugasan ko siya. Usually kasi guys dito sa amin, pag mga canned goods, sinugasan bago ilagay doon sa lagayan. So, ayan guys, yung mga canned goods namin, may mga ano siya, may mga, walang mga label. So, ito kasi, wala naman siyang label, yung parang nasa ano lang siya, sa lata talaga. Kaya hindi namin tinatanggala. Ayan. So, ayan. So, yun, ganyan yung mga dilata namin guys. So, ayan, yung luncheon meat, ganyan. Tapos, ito, tuna. Nilagyan ko na lang ganyan para hindi ko siya maano. Tapos, ayan, may mga level yan. Medyo maarte kasi yung amo ko, guys. Lahat ng bagay, kailangan hugasan siya bago ilagay sa paglalagyan. Kaya, ayan, may mga level yan, mga yan. Ganyan. O, yung iba, alam ko na kung ano yon. Kaya, hindi ko siya lang. Katulad nito, sa ligo. So, ayan, lahat ng dilata dito, guys. Kaya, so, meron akong pen dito na sinusulat ko. Pagkatapos hugasan, ilalagay ko lang dito. So, ayan guys. So, let's continue. So, ayan guys. I-continue ko ng aking pagluluto guys. Ay, tumawag yung aking brother. Ayan, naputol yung pagigawa ko ng ano. So, ito guys. I-continue ko to guys. So, dahil maliit lang naman yung gagawin kong isa lang naman yung ligo na sardines ang anuhin ko guys. Kaya, ayun. Isang kutsara tama na yan. And then, lagyan ko siya ng, ang tawag dito? Ano siya eh? Ginger powder, salt, and spices, seasoning. So, lagyan ko nito, konti lang, para hindi masyadong, kasi baka mamaya hindi magusto ka ng bata. Alam mo kasi guys,
Maarte yung alaga ko, mahirap pakainin. Minsan, kung ano yung ulam, yung lang kakain, hindi kakain ng rice. Kaya, ayan. So, lagyan ko ng konting asin. Konti lang din. And then, one egg. Ayan. So, mix kong ganyan. So, gayahin ko si ano, shout out kay Des Bianca. So, ayan guys, kung hindi nyo pa friends si Des Bianca, i-watch nyo yung videos niya. Watch nyo siya guys, puntahan nyo yan. Hindi kayo magsisisi, babalik-babalik yan. So, ayan, gayahin ko si Des Bianca na gumawa ng parang torta ba yun, na feel na feel yung pag-mix ng egg at saka yung corn. So, ganyan. So, ayan guys, and then, lagyan ko siya ng konting ano guys, kasi nga yung alaga ko guys, medyo maarte. Gusto niya, malasa talaga yung pagkain niya. Maarte talaga siya, mareklamo. So, lagyan ko siya ng konting ano guys, yung chicken broth. Ayan. So, konti lang din kasi hindi naman pwedeng malapnaw ito. Pang konti lang. So, ayan, tama na yan. Para malalabnaw na ito. So, mix natin yan. And then, wait ha, may kukunin. So, para naman medyo healthy guys, lagyan ko ng konting pure moringa powder. So, lang, konti lang din. O, yan. Ayan. Para kahit papaano may lasang gulay. Ayan. So, i-mix natin ng mabuti yan para malasa siya. So, ngayon, ilagay ko na itong sardines ko, guys. Bubuksan ko na aking ligo na sardines. So, hindi ko isama yung salt, of course. So, walang, so ilagay ko lang muna dito sa plate. Ayan. And then, ano ba? Sabit lang ha. Kuha ko ng another spoon. Tapos, ayan. Ito lang yung kukunin ko. Ayan. So, try ko lang kung magustuhan ito ng bata, guys. Kasi, hirap naman lang kung anong hirap ako mag-isip kung may papakain ko sa kanya. Tulad sa ano ba tayo, yung palay talaga na okay lang, hindi mo kailangang galawin. Pero yung ano, kailangan mo siyang ukayin. Kasi minsan yung hindi balance yung pag ano ng tubig. So, ayan. Parang luto na siya. Tikman ko nga. Luto na nga siya. Kaya, ayun. Ayun, mag-ano. So, takpan ko siya ulit. Luto na yan. Tapos na yan. So, ayun ngayon, guys, ako ay, yan, mayroon akong kawali dito na mainit na yung mantika.
So, ayan, ilagay ko to guys. So, hindi ko alam kung anong magiging resulta nito. Baka dumikit siya kasi wala akong non-stick pan. Kaya ilagay ko lang siyang ganito. I hope hindi siya didikit. Ayan. So, another one. Here. Imager, lapad ko siya. So, yan. And here. So, hindi ko alam kung ano magiging ito. Baka siya dumikit. Pero, yan, subukan ko lang ganyan. Ganitong klaseng kawali lang kasi ang pwede kong gamitin sa electrical stove, guys. Bawal akong gumamit sa gas stove. Ever since, ano na ako dito, almost 12 years, hindi pa ako nakagamit ng gas stove. Ano lang talaga, electrical stove. Yan, siguro. Yay, buti hindi siya dumikit. Thanks God. Ay, success din. Pero itong unang nilagay ko, parang nadikit siya. Hindi naman pala. So, hayaan ko lang saglit pa dyan para magiging crispy siya. I hope my alaga will like it. It's my first time to make this. So, ayan. He loves sardines, but I don't know about the tortang sardines. So, tagal-tagalan ko pa ng konti. Medyo ayan. So, balik tayo ko. Ay, yes. Perfect. What else? This one, this one. Ah, make a mess. This one. I can make a mess. And then, so this one. Yes, good. And which alaga ko. Yun na lang lunch. Lunch namin to. Yung sa akin, yung green rice. Yung sa kanya, maggawa ko ng sandwich. So, ito yung gagawin ko, guys. Lagay ko siya ng ketchup. Ayan. Ayan. Tapos, itong ham. Ham. This is a cheese. So, lagay ko lang dyan. Lagyan ko ng konti nito. Ham. Ewan ko kung magustuhan ba niya ito, guys. Ayan, ganyan lang. Simple lang yan. Simpleng sandwich. So, gagawa ko ng dalawa. Sardines lang yan, guys. Try ko lang ano dyan kung gusto ng bata or hindi ba. Kung hindi, ako lang kakain yung sauce na yan. Hello, guys. Ayan na. Masyado malaki ito. Wala akong maliit na lagayan ng sauce. So, ayan na para sa alaga ko, guys. So, ayan. Gusto niya yan kasi may cheese. Iwan ko lang itong sardines. So, ayan. Dalawang lang nilagay ko. Mamaya kung gusto niya, dagdagan ko pa. So, ganito yung tawag nito ay sa amin sa Bisaya, ang tawag namin ito, guys, is mais. Bugas mais, ha? Bugas mais. So, ayan, ito yung bugas mais. So, kaya-kaya ng bugas mais. So, ayan yung bugas mais, guys. So, kakain na tayo, guys. So, ito ngayon, guys, ulam ko. Yan, kakainin ko na lang ito kasi sayang kung di maubos. Baka ano. And then, yung sardines. Yung sauce ng sardines. Ayan.
Yan, yan ang sauce ko, guys. Mmm, ang sarap. Ang sarap ng kain. Ito, gusto ko to. Ganito pala yung ano. First time ko kumain ng sardines. Tortang sardines. Ewan, hindi ba ako nasarapan? Ordinara lang yung lasa niya. Ewan ko lang kung magustuhan ng alaga ko. Pero itong kanin ko, masarap na masarap, guys. 20 years na ako hindi nakakain ito. So hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.